sarsyado, prito, inihaw man yan o ginataan. Iilan lang yan sa mga masasarap na putahe na pwede natin iluto sa isdang tilapia. Ang sasarap, hindi ba? Pero ang hindi mo alam, may masamang epekto pala ang sobrang pagkain ng isdang tilapia. Kaya't halina, atin itong tatalakayin. Bago po natin umpisahan ang video na ito, mga kalodi, disclaimer lang po, ang video po na ito ay base sa pananaliksik ng mga eksperto. Ito po ay ginawa hindi upang manira, kundi magbigay lang ng kaunting kaalaman at awareness na rin po sa ating mga kababayan tungkol sa maaaring maging epekto o dulot ng madalas na pagkain ng tilapia. Kaya kung ready ka na, gusto mong malaman, tara, samahan mo ko. Manoorin mo na rin ito hanggang sa huli para naman malaman mo kung bakit masama ang madalas na pagkain ng isdang tilapia. Welcome sa Stories and Facts TV! Bago natin umpisahan, please pakiconsider ang mag-subscribe, mga lodi, at pakihit na rin ang bell para marami kang matutunan sa ating mga susunod na videos. Salamat! Ang isda ay ang madalas na kinukonsideran nating isa sa pinakamasustansyang sources of food o pagkain. Kumpara sa pork o beef, ito ay may mas mababang bilang ng taba, cholesterol, and calories na masama sa ating kalusugan. Ang mga isda din ay puno ng vitamins, minerals, and essential fatty acids na mabuti naman sa ating kalusugan. Unfortunately, di lahat ng isda ay pare-pareho. Ang iba ay contaminated na ng mercury sa tubig. Ang iba naman na isda na farm bred o yung isdang inalagaan lamang sa mga palaisdaan o tubig tabang ay may mataas na posibilidad na nakakasira sa ating kalusugan. Kaya marapat lamang na dapat nating iwasan. Ang tilapia ang isa sa pinaka-popular na farm-raised fish o inaalagaan sa tubig tabang na ating kinakain. Ay lalong gustong-gusto ng mga tao, di lamang ng mga Pilipino kundi maging ang ibang bansa dahil sa mura at sobrang sarap nito. Ito nga ay sa katotohanan na pang-apat sa most consumed food or consumed seafood sa United States pangalawa naman sa Pilipinas. Pero sa bawat kain natin ng isdang ito ay inilalagay naman natin sa kapahamakan ang ating kalusugan. Bakit ang pagkain ng tilapia ay delikado? Sabi ng mga eksperto, at ito ang mga dahilan. Number 1, ito ay kulang na sa sustansya pero napakataas naman ang omega-6 fatty acids content nito. Madalas sa mga isda ay mayaman sa masustansyang sangkap, bitamina, at lalong-lalo na ng omega-3 fatty acids na tinatawag ding good cholesterol. Alam naman natin na ang omega-3 ay ang maganda sa ating kalusugan dahil nakatutulong ito sa pagbaba ng blood pressure. Pinapababa nito ang cholesterol sa ating dugo. Nagbo-boost din nito ng immune system ng tao. Nakakatulong din ang omega-3 na ito para maiwasan ang sakit na arthritis, depression, heart disease, at maging ang cancer. Subalit sa isang pag-aaral sa Wake Forest University noong taong 2008 ay lumabas na ang tilapia ay nagtataglay ng maraming omega-6 fatty acids content kaysa sa omega-3 na may bilang na 11:1. Although kailangan din naman ng ating katawan nitong omega-6, pero mas mataas pa rin ang posibilidad na makasama ito kumpara sa omega-3 fatty acids dahil marami itong pwedeng maging sanhi tulad ng asthma, arthritis, maging ng Alzheimer's disease. Number 2, mataas ang tsansa sa pagkakaroon ng cancer. Marami sa pag-aaral at report na iilan sa mga farm-bred tilapia o yung mga inalagaan sa mga palaisdaan o tubig tabang pinapakain din ng mga dumi ng hayop tulad ng manok, itik, baboy, which is delikado sa ating kalusugan. Kapag ito'y nakain at nakakasanhi ito ng pagkakaroon ng cancer. Dahil natuklasan din na ang tilapia ay nagtataglay ng kemikal na tinatawag na
dioxin na tinuturong dahilan ng paglaki at pagkalat ng cancer na nakakasama sa ating kalusugan. Alam nyo ba na ang chemical na dioxin ay tumatagal ng 7 hanggang 11 taon sa loob ng ating katawan bago pa man ito mailabas? Ito ay hindi lamang mga speculations, kundi napatunayan na dahil noong nga taong 2009 ay nagsagawa ng pagsusuri Economic Research Service o ang USDA, United States Department of Agriculture, at lumabas nga sa kanilang pagsusuri na ang mga farms o palaisdaan ng tilapia sa iba't ibang panig ng mundo ay may mga contamination o yung mga dumi na mga poultry animals. Sinasabi pa nila na nagiging common practice na daw ito na pakainin ng poultry waste o dumi ilang feed sa mga isda, lalo na ng tilapia. Number 3, pwedeng makain o maipasok sa katawan ang iba't ibang chemical sa pagkain lamang ng tilapia. Dahil ang mga isdang ito ay sa mga crowded at minsan polluted na fish pens, kaya napaka-prone nito sa mga sakit, kaya minsan daw ay nilalagyan ang mga ito ng pesticides para gamot sa sea lice. Ang mga chemical na ito ay effective pero sadyang delikado naman sa kalusugan ng tao kapag ito'y nakain. Sa pangkemikal na pwedeng makuha sa pagkain lamang ng tilapia ay ang dibutylene, isang chemical na ginagamit sa paggawa ng plastic. Ito ay kilala sa pagkakaroon ng pamamaga at paghina ng ating resistensya, pagkakaroon ng allergies, asthma, obesity at metabolic disorders. Nakakagulat din ba na malaman na ang isdang ating paborito ay may masamang naidudulot pala dahil sa mga kemikal na pwedeng matagpuan at makain mula dito? Ang lahat ng mga ito ay galing sa mga masusuring pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto, at kanilang napatunayan naman na ang tilapia pala ay nagtataglay ng mga kemikal na hindi maganda para sa kalusugan ng mga tao. Pero huwag mag-alala, dahil marami pa namang masasarap na isda na pwede natin kainin, at sadyang napakamasustansya pa, tulad na lang ng bangus, salmon, at lalong-lalo na ang sardinas dahil sadyang napakataas ng omega-3 fatty acids content nito na umaabot pa nga sa 1,950 milligrams ounce per serving. At mayaman ito sa vitamins and minerals. Tinatawag pa nga ang isdang sardinas nito bilang world's superfood. Bagamat na hindi magandang balita nga ito sa ating lahat, ay mabuti nang alam natin at makapag-ingat. At napatunayan naman na ito ng mga eksperto. Ang mahalaga lang ay nag-iingat tayo at inuuna natin ang ating kalusugan. At kung nagustuhan niyo po ang video natin for today, mga Lodi, pwede niyo rin po i-check ang other videos natin dito na magaganda at pwedeng kapulutan po ng aral. So, this is Stories and Facts TV once again saying God bless.